sa aking abang ling... Sa aking abang dalangin, Diyos ko, ako'y iyong dinggin. Ang pagsamo ko't pagdaing ay mangyaring iyong dinggin. Kaligtasay aking hiling. Ang mamumuno po ng ating banal na pagdiriwa ngayon ay si Reverend Father Gabby Galido, MSC. Itayo na po tayo. Pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, welcome sa ating banal na misa. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami ay magkaisa ng kalooban.
Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Inilalarawan ni Isaias kung paano inihalili ng Diyos si Eliakim kay Subna upang mapangalagaan ang tipan. Binibigyang linaw nito ang pangangalagang ibinigay ni Jesus sa simbahan sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkatiwala niya kay Pedro. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang, katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Helcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Juda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tulda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar. At siya ay magiging marangal na luklukan para sa sambayanan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako, poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang, pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan, tugon. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Tugon. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahihirap. Kumublimay kita niya, yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Tugon. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Sa pagninilay ni San Pablo sa kaligtasang hatid ni Hesukristo, natuto siyang mag-alay ng panalangin at pasasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan. Gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Thank you.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pa na si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupo po. Magandang umaga po sa lahat. Sa ating ebanghelyo, tinanong ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad tungkol sa kanyang pagkatao, tungkol sa kanyang identity. Subalit, kung napapansin ninyo, sa kanyang unang tanong ay tinanong lamang niya ang kanyang mga alagad kung sino siya ayon sa pagkakilala ng mga tao sa kanya. Tinanong niya ang kanyang mga alagad kung ano ang sinabi ng mga tao tungkol sa kanya. At oo, madaling sagutin ito ng mga alagad dahil sasabihin lang naman nila sa Panginoong Hesus kung ano ang naririnig nila sa mga tao tungkol sa Panginoong Hesus. At kahit mali ang sagot, hindi sila masisisi, hindi sila ma-blame dahil ang sagot ay hindi galing sa kanila, kundi galing sa mga tao. Safe sila doon. Sabi ng Panginoon, sino raw ako ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. At may nagsasabi pa na si Jeremias kayo, na ikaw ay si Elias o isa sa mga propeta. Ang tanong, tama po ba ito? Tama ba ang pagkakilala ng mga tao sa Panginoong Hesus na siya ay si Juan Bautista, na siya ay si Elias, na siya ay si Jeremias? Tama ba? Ha? May nagsabi, oo, padre. Ating iba? Hindi. Actually, sino ba ito sila si Juan Bautista, Elias, Jeremias? Sila yung mga propeta. Pero hindi mo masabi na si Jesus ay si Elias, ng Panginoong Jesus ay si Jeremias o si Juan Bautista. Si Jeremias at si Elias matagal nang patay. Ibig bang sabihin nag-reincarnate sila at siya ngayon ay siyang ang Panginoong Jesus? Hindi. Si Juan Bautista recently namatay doon, namatay. Pagkatapos nag-reincarnate siya sa katauhan ng Panginoong Jesus? Hindi. Jesus has his own identity. May sarili siyang identidad. Hindi siya si Juan Bautista, hindi siya si Elias, hindi siya si Jeremias. Pangalawa, hindi natin masabi na siya ay isa sa mga propeta. No, because Jesus is not a prophet. He is more than a prophet.
because Jesus is the Son of God. And being the Son of God, that means He is God. Ang Panginoong Hesus hindi propeta, siya ay higit pa sa propeta dahil siya ay Diyos. Kaya mali ang pagkakilala ng mga tao sa Kanya. Ngayon pa man, hindi naman sinabi ng Panginoon mali ang sagot, hindi. Ang sunod niyang tanong, sabi niya, okay, yon ang pagkakilala ng mga tao sa akin. Ngayon, kayo na mga alagad ko ang tatanungin ko, sino ba ako para sa inyo? Iyon ang malaking hamon. At doon ang mga alagad napatikom. Napatulala sila at walang masagot. Hanggang sa nagsalita si Simon Pedro sa pangalan ng grupo, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi sinabi ni San Pedro, ikaw ay isang propeta. Hindi, sinabi niya, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang tanong, ano po bang ibig sabihin ng Kristo? Jesus Christ, Hesukristo. Palagi natin sinasambit, Kristo. Anong ibig sabihin ng Kristo? Ang salitang Kristo, isang salitang Griego na ang katumbas sa wikang Hebreo ay ano? Mesiyas. Ang Kristo at salitang Mesiyas isang meaning. Ibig sabihin, the anointed one. Ang pinahiran. Ang pinahiran usually ng langis. Dahil sa kultura ng mga Hudyo, kung ikaw ay mahirang bilang hari o bilang pari o bilang propeta, ikaw ay papahiran ng langis. Kaya si Jesus, ang anointed one, ang Kristo, ang Mesiyas, ang pinahiran, ang hinirang ng Diyos na siyang magliligtas sa mga tao sa kanilang kasalanan. Kaya napaka-espesyal na biyaya. Nalaman ni Pedro na si Jesus ay hindi propeta, kundi siya ang Kristo, ang Mesiyas na matagal na nilang hinihintay. Siguro nasabi niya, hindi ikaw propeta, kundi ikaw na ang Kristo, ikaw na ang Mesiyas na matagal namin hinihintay. Dumating na siya at ikaw yon. At ang kagandahan, na, si Pedro lang nakilala sa kanya dahil ibinunyag yon sa kanya ng Diyos Ama. Kung sa kanyang sariling kakayahan, hindi niya kayang makilala si Jesus. Pero dahil ibinunyag sa kanya, nililiwanagan siya ng Diyos Ama, ang kaharap mo ngayon, siya na ang Mesiyas, ang Kristo na matagal ninyong hinihintay. Yan. Ngayon, habang ito'y aking pinagninilinilayan, naalaala kong aking karanasan nung ako'y seminarista pa. Nag-aaral ako noon ng theology. We had our retreat. And in that retreat, we were asked to meditate on this gospel that we heard today. And while I was meditating, I felt that Jesus addressed His question to me. Inilagay ko ang aking sarili sa Ebanghelyo na para ako yung isa sa mga karakter dito. At naramdaman ko na parang ako ang tinatanong ng Panginoong Hesus. Sinabi niya, Gabi, sino ba ako ayon sa mga sinasabi ng mga tao sa akin? At ako naman, mabilis ang pagkasagot ko. Sabi ko, sabi ng iba, ikaw raw ang anak ng Diyos, the second person of the Holy Trinity. Ang iba naman, sabi nila na ikaw raw ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang katapusan. At mayroon ding nagsasabi na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, ang Diyos na naging tao, na ikaw raw ang hari na mga hari, ang Panginoon ng lahat. At sumagot ang Panginoong Hesus, magaling,
Tama ang mga sagot na yan. Pero tandaan mo na ang mga sagot na ito, ang lahat ng ito, ay mga titles na binigay ng mga tao sa akin. Ngayon, ay gusto kong malaman ang iyong side. Gusto kong marinig ang impression mo sa akin. Kung ano ang pagkakilala mo sa akin. Para sa iyo, Gabi, sino ba si Jesus? In your own words, sino ba ako para sa iyo? Alam niyo, nung narinig ko ang tanong na iyon, para ako nagkaroon ng mental block. Napatulala ako at ang aking bibig ay hindi makapagbigkas kahit isang salita man lamang. My mind was empty and I could not think of any word, of any answer for that question. And I was really ashamed because of that. Napahiya ko ng gusto hanggang sa tumulo ang aking luha. Napaiyak ako dahil wala akong masagot. Oo, kilala ko siya. Pero yung i-describe ko kung sino siya para sa akin, wala akong ideya. Kaya umiyak ako ng gusto. My heart was filled with sorrow because I thought I came to know Jesus only in books. Na nakilala ko siya dahil sa mga sinasabi sa akin ng aking mga magulang at ng aking mga kamag-anak. Na nagkaroon ako ng ideya kung sino siya dahil sa sinabi ng mga ng ibang tao at ng aking catechism classes. But in my own words, I cannot describe who Jesus is to me. Wala akong maisagot kung sino siya para sa akin. Ano bang sasabihin ko? Sabihin ko, ikaw ang aming tagapagligtas. Tama. Pero nandyan yan sa Biblia. Sino ba pa si Jesus para sa akin? Wala akong masagot. Kaya ang ginawa ko, binalikan ko ang aking nakaraan, binalikan ko ang aking mga karanasan sa buhay, and there I found out that there is someone who always accompanied me in my life's journey. Especially in times of crisis, in times of trials and difficulties. At siya po ang Panginoong Jesus na palaging nagpoprotekta sa akin sa lahat ng kapahamakan. Siya ang Panginoong Jesus na hindi niya inalis ang aking mga problema at mga pagsubok sa buhay, subalit nandyan siya palagi upang ako'y kanyang tulungan at alalayan sa pagpasan ng mga ito. Na kung hindi niya ako palaging tinutulungan, hindi ko alam kung nasaan na kaya ako ngayon. Na kung hindi niya ako sinasamahan palagi, hindi ko malaman kung ano na kaya ang kalagayan ng aking buhay ngayon. So doon, nung binalikan ko ang nakaraan, doon ko nalaman na ang Panginoong Jesus ay kasama ko pala palagi sa aking paglalakbay dito sa lupa. Hindi isa estranyo na Diyos, kundi Diyos na personal na darama ko sa aking buhay. Kaya mga kapatid, bilang mga disipulos, bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesus, dapat din nating tanungin ang ating mga sarili kung sino ba talaga siya para sa atin. Kung ano ang papel niya sa ating buhay. Yes, we cannot just repeat what others have said about Him, kundi dapat natin siyang ilarawan. Dapat tayong magkaroon ng sariling image sa Kanya batay sa ating mga karanasan sa Kanya sa ating buhay. Actually, Jesus is not an imaginary figure. Hindi siya nakalutang lang sa hangin.
hindi siya Diyos na nakaupo lamang sa kanyang trono sa kaharian ng langit, kundi Diyos na palagi nating kasakasama sa ating paglalakbay. If only we can identify our image of Him, then magiging mas malalim ang ating ugnayan sa Kanya. At siya ay magiging isang personal na Diyos para sa atin. Hindi Diyos na malayo, kundi Diyos na napakalapit sa ating buhay. Diyos na nakilala natin hindi lamang sa mga libro, hindi lamang sa mga catechism classes o sa ibang mga tao, kundi Diyos na nakilala natin, nadarama natin, at nararanasan natin palagi sa pang-araw-araw na takbo ng ating buhay. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon, sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya sa Diyos. Tayong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihabilin ng Panginoong Hesus ang susi ng kaharian kay Pedro upang manatili ang mga alagad sa pag-ibig at pagkakaisa. Dumulog tayo sa Ama upang patuloy niyang gabayan ang kanyang simbahan at tayo dumalangin, Ama naming tapat, dinggin mo kami. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging gabay ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono na humahalili kay Pedro at sa mga apostol sa sambayan ng Kristiyano. Sa sambayan ng Kristiyano sa pamamagitan ng pagtuturo at pagsasabuhay ng tamang aral at moralidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan si Kristo sa kanyang pagsisikap na labanan at iwaksi ang kapangyarihang dulot ng kamatayan at kasamaan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Maisabuhay at maipahayag nawa ng mga guro, mga katikista at mga mag-aaral ang mabuting balita at tanggapin si Kristo bilang batong saligan at haligi ng kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Makatagpo nawa ng bagong sigla ang mga nawawala ng pag-asa, mga lubos na nangangailangan, at mga may sakit sa kanilang pagtitiwala sa Diyos, gayon din sa kalinga mula sa mga mabubuting tao. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Magningning nawa ng walang maliw ang liwanag na hatid ng muling pagkabuhay ni Kristo sa mga kapatid naming yumao na at naghihintay sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Ama, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni San Pedro
at ng kanyang mga kahalili, igawad mo ang mga biyayang kailangan namin upang lumago kami sa iisang pananampalataya na itinuro at iniwan ni Jesucristo na anak mo at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit po kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinalas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mo na naglagak sa amin ng katiyakan na nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Thank you.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga kaluluwa ng mga kapatid namin na aming ipinagdarasal sa misang ito, ang mga pangalan nila na binanggit sa umpisa ng aming pagdiriwa ngayon. Gayon din ang mga kaluluwa nila ni Gabriel Senior, Jose Galido, Anunsasyon, Pasiensya, Valentin, Gonzalo, Father Bogie Cabrera, ang mga kaluluwa nila ni Constancio Tadifa, Joliet Cavistani, Solidad Mamuad, at ang lahat na mga pumanaw, ang mga kaluluwa sa purgatorio, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ni San Juan Bautista, kaisa ni San Pedro at ng mga apostol, kaisa ni San Miguel, San Gabriel, San Rafael, kaisa ni Santa Monica ngayon ang kanyang kapistahan, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sabay-sabay nating awitin ang panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ay ipinagdiriwang at kami nawa ay magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ay ialay ang aming papuri at pasasalamat. Sa kanya ay isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang ang kanyang kaharian ay patuloy na maisa katuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Magsip-upo po tayo. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry, Lay Eucharistic Ministry, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon. At sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, si Reverend Father Gabby Galido, MSC. Maraming salamat din po sa nag-sponsor ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. Ang susunod po na sponsor ay ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Paalala po at po para sa mga mass intention, meron po tayong cut-off time para sa pagpapalista. Ito po ay 10 minuto bago ang ikasyam ng umaga o bago mag-umpisa ang misa. Limitahan lamang po sa 5 pangalan ang inyong intensyon. Mangyari lamang pong pumila at magpalista ng personal sa commentator upang ma-check ang mga pangalan. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Gayun din po ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Maraming salamat po. Dahil nalalapit na po ang kapistahan ng ating mahal na ina, Our Lady of the Sacred Heart, meron po tayong paghahanda ng iba't ibang aktibidades tulad ng patronal visit. August 26 to 28, Our Lady of Manawag Chapel. August 28 to 30, San Lorenzo Ruiz Chapel. Ang misa po nila ay sa August 29 sa ganap na ika-anim ng gabi. At sa August 30 po, ang imahe po ng banal na berhen ng banal na puso ni Jesus ay hahatid na po ito sa ating venue sa Woodcraft Bayanihan. At ang apat na class chapel po ay sama-sama po na maghahatid kay Our Lady sa kanyang venue. At ang Cluster Love at Cluster Pete, mag-aantay po sila sa kanto ng bayanihan. At sabay-sabay na po tayong pupunta sa
Woodcraft Bayanihan at isusunod po doon ang pagdaraos ng banal na misa. Ang mga sumusunod naman po ay ang mga schedule natin para sa ating darating na Misa Novena na gaganapin po sa Bayanihan, Woodcraft Bayanihan, sa ganap na ika-anim na gabi. Narito po ang mga schedule ng ating mga chapel sponsor. August 30, St. Louis de Montfort Chapel. August 31, San Juan Chapel. September 1, San Roque at Santa Teresa of Calcutta. September 2, St. Joseph Chapel. September 3, Our Lady of Manawag Chapel. September 4, Our Lady of Peña Francia Chapel and San Lorenzo Chapel. September 5, Mother of Perpetual Help Chapel. September 6, Our Lady of Lourdes Chapel. At September 7 po, St. Clair and San Pedro Calungsod Chapel. Bawat gabi din po pagkatapos ng banal na misa ay magkakaroon po tayo ng mga Novena Nights na gaganapin sa Bayanihan Cover Court at narito po ang ating mga activity. August 30, sa ganap na 7:30 p.m., magkakaroon po tayo ng BEC Night at kaugnay po nito, ipapasok po natin ang ating Bingo Royal at ang Cooking Puso Cooking Festival po. Sa Bingo Royal po, ay ito po ay fundraising natin para makalikom po ng pagpapatayo ng ating simbahan at iba pang mga gastusin. At September 1 po, sa ganap na 7:30 p.m., ito po ay ang Pasumba ni Maria Contest. Open po ito sa lahat ng gustong sumali. Ito po ay binubuo ng 10 hanggat 20 katao na bawat grupo. At ang bawat performance po ay 5 minuto hanggat 10 minuto lamang po. Sa mga nais na sumali po, makipag-ugnayan lamang po tayo sa ating mga chapel leaders at kanino man po sa ating mga pastoral workers sa mission station. At sa September 7 po, September 4, 7:30 p.m., magkakaroon po tayo ng Barangay's Night. Ito po ay ang pagsasama-sama ng lahat ng mga barangay officials na nasasakupan ng ating mission station. Narito po ang mga barangay. Barangay 158, Barangay 159, Barangay 161, at Barangay Baysa. Kasama po natin ang buong community ng Our Lady of the Sacred Heart sa pagdiriwang na ito upang suportahan po ang ating mga barangay. At September 7 po, magkakaroon po tayo ng Volleyball and Basketball Championship Game. 2 p.m. po, Volleyball Games versus Team Blue versus Team White. At 4 p.m., 14-under championship game. At 7:30 p.m. po, magkakaroon po tayo ng exhibition game ng basketball. Ang mga maglalaban po dito ay ang ating mga MC priests and brothers. Ang kalaban po nila ay ang ating mga kaparian ng Diocese of Caloocan. So, inaanyayahan po tayo na manood upang masaksihan po natin ang mga kaparian na maglalaro sa exhibition games na ito. At 8:30, 27-under championship game. At sa September 7 po, magkakaroon po tayo ng prosesyon sa ganap na ika-apat ng hapon. Magsisimula po sa Compound 7, St. Louis de Montfort Chapel, na iikot sa Baysa Road, Preparo Road at papuntang Woodcraft Bayanihan. At susundan po ito ng banal na misa. So bawat kapilya po, meron po tayong naatasan na andas na gagawin. Ito po ay pagandahan at ito din po ay contest. No, makikita po natin doon yung mga andas na kung sino yung maganda ang pagkakagaya sa kanilang mga patron. At September 8, ito po,
kapistahan na po ng ating mahal na ina ng banal na puso ni Jesus. Ito po ay gaganapin sa Woodcraft Bayanihan sa ganap na 9:30 ng umaga. Pagkatapos ng misa po, ang lahat ay inaanyayahan po na pupunta sa Covered Court Bayanihan upang doon po idaos ang pagkakaroon ng salo-salo o ang tinatawag nating Barrio Priesta. So lahat po na mga aate ng misa, lahat po tayo ay sama-samang makikiselebrate, kakain at sasali sa mga palaro sa ating piyesta. So yun po. So karagdagang announcement po, sa August 28, bukas po, ang lahat po ng mga chapel leaders ay inaanyayahan po na sa gaganaping general cleaning po sa Woodcraft Bayanihan. Ang oras po natin ay 8:30 ng umaga. So magdala lamang po tayo mga chapel leaders ng mga materials na panlinis. So libre po ang ating merienda at lunch. So inayayaan po yung mga chapel leaders po natin. So another karagdagang announcement po, mamaya po 7 p.m. magkakaroon po tayo ng emergency meeting upang higit na iplano po natin ang ating kapistahan at yung darating na September 16 po, ang pagdalaw po ng ating mahal na obispo dito sa ating mission station. So yun po yung ating pagmimitingan mamaya, 7 p.m. sa Woodcraft Bayanihan after po ng misa. At sa bawat novena misa ay magkakaroon po tayo ng family sponsor. Kaya po kami ay kumakatok sa inyong mga mabubuting puso na maging isa sa aming mga family sponsor. Ano man po ang inyong maibigay na halaga sa pagdiriwang ng kapistahan na ito, ito po yung malugod po naming pinapasalamatan ng buong puso po. No? Ang malilikom po natin sa mga family sponsor na ito ay gagamitin po natin sa gastusin para sa kapistahan at sa pagpapatayo din po ng ating bodega para maging ganap na po siyang simbahan. So muli po, maraming salamat po at nawa po makiisa po tayo sa pagdiriwang ng Misa Nobena at higit sa lahat sa ating kapistahan. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain naman kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang sakripisyo ng banal na misa na iaalay na natin sa Panginoon, humayo kayo, mahalin at paglingkuran natin ang Diyos at ang ating kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.